Hello guys! So today nandito tayo ngayon sa Air Hotel. Kasi Paris na ako, so required ng company namin na mag-quarantine dito for 4 months. So medyo bored dito tahimik, so naisipan ko mag-online shop. And then nakita ko tong Tribit na speaker. So maganda yung review niya, so samahan niya, unbox natin. So ayan, maganda yun, no? Meron siyang eco bag. Ang ganda niya, ayan. Shoutout nga pala sa boss kay GRC Store sa nabilang ko nito. Thank you very much sa mabilis na response. Pag kailangan nyo mga speakers, authentic speakers, lahat ng ano, pagkaganda na meron sila. So ayan, ito na yung Tribit Stormbox. Ayan. As per review sa Facebook and sa YouTube, so ito kayo yung panlaban nila sa ano, sa JBL yung Charge 5. Yan, meron kasi akong JBL, so hindi maganda experience yung JBL kasi yung battery niya after 2 years kung ginagamit na sira. So binaklas ko siya, so hindi ko matanggal yung battery kasi nag-expand na siya, hindi ko matanggal yung loob. So tingnan natin to Tribit Stormbox. So nabili ko siya, mamaya sabihin ko magkano. Very affordable naman kaysa ibang brand. So ito, tanggalin natin itong tip. Hirap naman tanggalin na ito. Parang ayaw patanggal yung shield niya. Gamitan na lang natin ito ng gunting. Puputulin na lang natin ito gamit yung buti. Ayan. Pakita ko sa inyo. Stormbox. Tribit Stormbox. Buksan natin. Wow, maganda yung ano niya. Box niya. Ayan. So, bukod pula meron siyang user manual. Na hindi naman natin binabasa. Tatapo na natin yan. Hindi na nga ganun! No. Kasama niya pala. Meron pala siyang ito. Meron siyang ano to? Charger. Meron siyang yan, charger. Standard. So ito na, buksan natin. Mabigat siya. Medyo mabigat siya. So around 500 grams. Magano siguro. Laging kilo. Lahat yung kilibigit niya. So yeah, maganda yung packaging. Meron siyang protection. Ayan. Buksan na natin. Parang ano siya, yung JBL Charge 5. Parang ganoon siya. Ayan. Meron siyang, ito yung pindutan niya. Meron siyang parang extra bus. Okay. Yun, X-Bus. Ayan. Tapos yung X-Bus siguro pipindutin nyo para mas maganda yung bus niya. Ito pipindutin mo. Tapos Bluetooth. Ito yung power on niya. Tapos ito yung mga socket niya. Ayan. Matigas. Maganda yung ceiling niya. So meron siyang charger and audio. Audio input dito. Ayan. Dalawa. Ito yung CE niya. Ayan. Dito. Maganda siya, fabric. So ito raw, 360, meron siyang surround speaker. So kahit saan meron siyang tunog. Kaya maganda. Ayan, so let's try this one. Buko natin, power on natin. I just don't know. Ah, ito yung volume niya. Volume up dito. So, i-connect natin siya sa Bluetooth. So, ayan yung music na. Thank you.
So yan yung sounds niya, hindi ko pa sinasagad yan, hindi ko pa tinutuod yung volume, pero maganda yung quality ng sounds niya. The best. So yan, eto na yan. So as per this specification, meron siyang, masaya natin, meron siyang IP x7, so ito yung insulation protection niya. So yung rating niya is 7. So actually, mga ganito speaker naman, hindi naman talaga yung kailangan na ilulublog mo sa tubig para malaman mo na talaga ito ay water resistant. Meron siyang rating. Pag sinabi mo siyang IP, yan yung insulation protection niya. Insulation protection, may mga rating yan ng IP, mas mata, IP10, IP40, IP40. Ganyan yan, hindi naman na nangangulog na sinabi nito ay water resistant. Kaya mo siya lublog sa tubig para makapag-resist siya doon. So, pag ginawa niya yun, maaaring pasukan ng tubig at maaaring masira yung internal electronic parts na. So, yun ang subukan. Hindi naman natin kailangan lublog ng tubig. Pero kung yung mga mababasa-basa lang, matutuluan ng mga tubig, okay lang dito, okay lang yun. Hindi siya masyadong maapektuhan. So, meron siyang speaker phone. So, pwede mo siyang gamitin sa pag tumatawag ka, meron siyang meron siyang mic. So, hindi mo siya makikita dito. And meron siyang Xbox. So, if you want to extend more the power of your bass, pindutin mo lang itong ito, X dito. So, yung quality ng bass kasi will be going is tataas. So, meron siyang 20 hours playing time. And have a superior sound. Meron siyang 360 sound. So 360 sound means meron siyang speakers in bawat side. So pwede mo siyang pakinggan dito kahit putin mo. So sa kanyang quality, okay naman. Meron siyang, yan, may hawakan made of rubber. Meron siyang logo dito ng Tribit sa kanyang ano tawag dito, base reflex yata to, base radiator, parang ganun. So ayan, testingin naman natin ngayon yung kanyang ano, yung power ng kanyang X. Testingin natin yung sounds niya as well as the Xbox quality. So ayan, so pipindutin ko yung testingin muna natin ng walang bass, X bass. So yun yung kanyang normal sounds without using this Xbox features niya. So let's try with the Xbox. Ayan, mag-iilaw siya kapag siya ay naka-activate. Ay! So yun, napakinggan nyo, napakaganda ng tunog, maganda siya, maganda yung quality ng sounds niya. So sulit na sulit na ako sa price na nakuha to. So ang price nito, nabili ko to siya ng 2,400 pesos. Ayan, sa Shopee makukuha nyo to ng mga 2,600. So sa Shopee, pag Shopee bumili, nakuha ko siya ng 2,300 something, because may mga vouchers ako na ginamit doon. So kinasel ko kasi gusto ko yung magkaroon ng gusto ko kagad makuha siya. So I got it 2,400 pesos only.
So sulit na. Thank you for watching. So okay, subscribe na lang sa channel ko. Like and share. Thank you very much.